May nakita akong ramen place dito. It's called Kyushu Jangala Tonkatsu Ramen. Tapos, parang mukhang affordable naman yung pagkain nila. Mayroon silang 80 yen. Let's see. Ewan ko lang kung may translation. Lusina lang. Mga mali, walang translation. Ay, mayroon. May English menu. And there's a line. English menu. Mare, ang cute ng vibe dito. Yan mga mare, nakaupo rin tayo. 1,410 yen. This place is called Kyushu Jangala. Yung vibe niya ganyan. Makulay. Puno naman siya kanina. May pila. Meron. Mare, ang sarap. Nakita nyo, may mga nakapila na. Ayan o. This place has been open since 1984 pa pala. It's called Kyushu Jangala. Ang sarap niya, mare. Nang yung na-order ko, yung spicy ramen, ha. Sobrang sarap. As in, thick yung soup. Sobrang bouncy yung noodles. Tapos yung tonkatsu niya, thick, flaky, malasa. Yung egg, sobrang savory, malasa rin. Perfect, mare. Ito yung in-order ko. Ito. Hot and spicy. Grabe yung busog ko. Yung bowl nila kasi hindi malalim. So una, kala ko kulang. Pero since maninipis yung noodles niya, tas talagang kumpul-kumpul siya. Hindi naman kumpul-kumpul, no? It's, ano naman, typical ramen na mabilis lang kainin. Pero, ano, ang sarap niya. Tapos, ang anghang niya, the ramen is very al dente. Perfect. Perfect siya. This is the best ramen. Yung Kamakura masarap din, pero yun kasi ano yun eh. Chill na ano, na broth. Ito, lumalaban talaga. Tapos gusto ko talaga yung vibe niya. Tapos rock music yung nagpe-play sa labas. Ay sa ano, sa loob. Nakakatuwa. Dun lang yung Meiji Jingo Harajuku Station. Tapos dito, yung Kyushu Jangala. Kumain kayo dito mga mare. Magpo 40 years na tong ramen house na to. Ewan ko lang kung branch ba yan or it nag-iisa lang yan. Research nyo na lang. Ayan, we're here na. Tingnan nyo doon, ang daming tao. Okay. Lakad-lakad tayo. Loko. Let's play with animals. Parang hedgehog cafe show. Hanggang 7 PM. And right now in Harajuku. Gusto kong umihi. Ang dami kong naitong na tubig kasi ang anghang nung kinain ko na ramen. Pero mga mare, pag mahilig kayo sa maanghang, recommend ko yun talaga. Puntahan nyo
Nasa Harajuku na rin kayo eh, paglabas lang ng station yun. May takoyaki sila rito. Then crepes. This is called Angel Crepe Ranking. Ay hindi, ano bang pangalan nito? Angel Crepes. Mukhang masarap, ang daming kumakain. Oh. Alam ko mga mari, bawal yung naglalakad habang kumakain. So, tatabi kayo. Magkano mga crepes nila? Mura lang oh. 6.80 lang. 5.80 lang yung strawberry. Yung may chocolate cake, 6.30 lang. Ayan no. Mukhang masarap. Mukhang masarap. Ano to? Wrap Aladdin. Harajuku kebab. Magkano tong kebab nila? Chicken is 6.50, beef is 8.50, Aladdin is 7.50. Mukhang masarap. Ang tanong, saan tayo pwedeng mag-CR dito? Tumitingin ako sa taas kasi yung ibang floor, 3 floors sila. Harajuku Zoo. Ay, ang daming tao. Ito, gongcha. Gongcha ba yan? Sinfu Thang pala to. Yung sikat sa Taiwan. Ayan o. Kailangan ko ng CR. Mga mare, may mga naka-ano, costume na ganyan. Tapos nagbigay sila ng pamphlet. And then, mga mukha nila nakalagay. Ano to? Ano yung sabihin na to? Boyfriend for hire ba to? Charot! May mga pangalan pa. O, ito. Pangalan niya. Red Scorching Heat. Ito, Light Pink Illusion. Ano kaya to? Laki dito sa anong Harajuku. Pasok ako ng New Balance. Kasi diba sa ABC Mart naka-sale. Tingnan natin dito. 30% off sila. Ito pala outfit natin. And then, pag hindi ko suot jacket ko, ganyan. Mga mali, ang gaganda ng shoes sa New Balance. Pati mga damit nila, magaganda. Even the jackets, the sweaters. Pero ang mahal, parang pinakamurang nakita ko, 12,000 yen. Hindi kasing mura nung sa ABC Mart. Pero feeling ko mga brand new siguro yan, mga new release. We are back in Takeshita Street. Meron na naman crepe store dito. Uso yata yung mga crepes. Kasi mga prices nila parang pare-pareho lang, whatever store you pick. Tara, pasok tayo. By the way, dito sa taas may nakalagay brand collect. Tapos ano yata siya eh, second hand store na branded. Ayan oh. At least I've went to like at least three before I bought these. I felt good about that. But they also had the best one. This one is Prada. Hermes na jacket. 128K. Then though, Hermes to. Mara yung nakita kong Louis Vuitton na black. 66,800 yen lang. Wala pang 25,000 pesos. No? Pero luma siya. Pero, I mean, luma yung style. I think I've seen that style since early 2000s. Pero maganda pa rin siya. I mean, hindi naman siya brand new, pero good. It's good. Dorayaki. Oh, should I have dorayaki? Kasi diba Japanese thing yan? Kaysa crepe, no?
Second one. Oh, sorry. Ziki, we kira daros na punta. Bangal ni ate. Tayin natin to. Kuromi. Ay, Kuromi? So, this is a Sanrio store? Oh. Mga mare, sikat pala tong si Urinan. 3.9 sa Google review. By the way, yung kaninang ramen house na kinainan ko, it's highly rated, 4.3. Anyway, I'll order 1 dorayaki para naman makapag-dorayaki ako dito. Mura lang naman siya eh, may mochi pa. Hello! Can I have number 8, please? Meron pala silang collaboration with Kuromi of Sanrio. Pero hindi ko in-order yun kasi mas mahal ng mga 240 yen. Kuripot tayo eh. Tinatakan lang naman nila sa taas. Okay na yung regular na ino-offer nila dito. Ito na mga mare, 560 yen. What do you think? I'm excited. Ang bango niya. Yan yung store. Tara, upo tayo. Nag-dessert na naman. Kumain na naman tayo. Actually, meron silang daifuku, yung rice balls. Rice balls? Yung mochi na may ice cream or cream sa loob and then merong fruit sa loob. Parang pagkaya ko pa, I'll probably try that too. Mga mare, ang sarap nung dorayaki. First time kong nakadikim, I thought it's just regular pancakes. Pero okay, una sa lahat, yung pancakes nila, yung texture, same as any pancake na soft, no? Pero siya, kaya pala dark yung labas niya. Because it has that smoky na taste. Oo, basta hindi ko ma-explain mga mare, no? Talagang subtle but mapapansin mo na smoky yung labas niya. Maybe that's why it's dark, no? Parang grilled, ganun. Di ba yung pag-barbecue, pag-binarbecue yung pork, talagang may certain barbecue smell siya. I'm not saying na binarbecue to, ha? Pero ganun na rin. Parang I could really taste the smokiness dun sa pancake. Tapos yung cream niya, super light lang, na walang umay. Yung custard, same, very smooth. Yung strawberry, slightly sour, not very sour, and it's perfect, no? Pero na-realize ko, dapat palang in-order ko, ganito, oh. Ganyan, oh. Yung may mochi na kasama. Ayan, or ito. No? Ay, ngayon ko lang nakita. Anyway, medyo a little busog ako to get the daifuku. Pero okay lang, lakad-lakad ulit tayo. Yan taas nung mga ilalim mo. Parang 4 inches ba yan? Pampatangkad mga ma. Pero pag natapilok ka dyan, feeling ko bali yung ankles mo talaga. Ang taas oh. Ay, in fairness, malambot sa loob, ah. Cost mura. Banana kamisama. Ayun, banana dessert. Kita mo yung mga porma ng mga tao rito. May ibang lalaki talagang super naka-makeup na puti. Puting-puti. Ito yung sila, oh. May mga naka-ano, costume. Maraming mga animal cafe dito sa Harajuku. Cat cafe, hedgehog cafe, may nakita pa akong ferrets. Ay, ito, Sanrio store, oh. Thank you. Aww. Oh, gachapon. Bibili ako ng something for Brie. Alam kong mas mura naman sa Shopee, pero I'm sure matutuwa siya pag minilihan ko siya something from here. Favorite ko to si Batbats. Ang gano'y ganito. Ay, mahuhulog na.
Sorry. Nahulog. Ang gano to? Walang price, mga bakla. Hindi ko alam. Walang price eh. Keropi. Oh, so cute. Si Pocheco. What can I buy for Bree? Ito naman, candy store. Go Go Cafe. Wala pa ako nahanap na pasalubong for Evie. Pero most likely, sapatos na lang ang bilhin ko sa kanya. Because she needs it. Yung sapatos niya na New Balance, natanggal na yung swelas. Dami pa rin tao ha. It's already... What time is it? 6:40 lang pala. Ngik. Tama ba? 6:40? No, it's 7:40. Gulat naman ako. Kala ko 6:40 lang. This one is tax-free. Tara, pasok tayo dito kasi may pinapabili ulit yung kumare ko. Alam niyo, favorite ko na talaga tong Matsumoto Kiyoshi. Kasi, lumalaban yung price niya. Tapos, tax-free pa siya. So, hanapin niyo yan, mga mare. Yung price niya, nakita ko sa Donkey, halos na lang, konti na lang yung difference. Kung hindi ka naman talaga humahakot, kunyari, bibilin mo lang naman 4-5, no, hindi naman yung tigbe 20. Okay na yan, diyan ka na bumili. After nito, since maaga pa lang naman, I think it's only 8. Yeah, it's only... Ay, mga mare, 7 PM lang pala. Ang gulo-gulo ko, no? Pati tuwi ng relo, hindi ko alam. Anyway, 7 PM lang pala. Pupunta muna ako ng Shibuya Crossing. Dahil malapit lang tayo doon. Doon naman sa taas, Dog Cafe. Oh, may mga hammocks. Pag gusto niya pala ng mga experience cafe, pwede rito eh. Pati nga yung mga bioman na lalaki kanina, di ba experience din yon? Charot! Experience! Mga batang lalaki na mga pogi, pero mga naka-makeup sila. Magkape kaya muna ako. Para makaupo ako. Kano ba to? Mga Mars, merong Wolfgang Puck na restaurant dito sa mismo archway ng Takeshita Street. Tingnan natin yung menu. Hindi ako napunta dun sa Nova Coffee kasi mahal. Kuripot eh, no? Teka lang ah. Menu sa Wolfgang Puck. Yung grilled beef skirt, 3,500 yen. Grilled ribeye steak with mashed potatoes, 4,350 yen. Pizza nila, may 1.6, may 3.5, may 1.8. Pasta nila, yung ethnic shrimp rice noodles, 1.5. Spaghetti herb bolognese, 1.4. Ayan, burger. Yung American burger nila, 1,600 yen. It's not that expensive. Parang typical na lang. Para sa ano, sa... Japan price. Dito pag 2,000 yen and below, parang feeling ko mura na siya. Kasi 2,000 yen and below is only 800 or less, no? Subukan natin itong Dotor Coffee. 90. So, dyan na lang tayo. Pero mga mare, bibili lang tayo pag meron tayong upuan. Ay! Hanggang 9 o'clock sila. Okay. May upuan. It's nice, but it's warm. Yan mga mi, magkape muna tayo. Nice naman dito. Tapos if you sit there, yung mga mag-iisa lang, may saksakan na. Nandun din yung wifi password. Ayan. Comfy naman kasha ako. Tapos, it's only 610 yen.
390 yen, di ba? Not bad. Makapahinga tayo. Mga Mary, ang ganda ng Google Translate. Kasi sa Google Translate, when you download the app, you can take a photo of the, what do you call that, of the item that you want to translate. Tapos nalaman ko na after 5 p.m. pala, yung second refill mo, 100 yen na lang, kahit anong sizes daw. O diba, kung hindi ko pa alam, kung hindi ko tinansay, hindi ko malalaman. So now I know, I'll have a second cup of coffee. Masarap yung latte nila, ha? Saktong tapang, hindi na ako naglagay ng sugar. Hi mga ma, it's 7:50 p.m. So, panaghahanap kayo ng tatambayan at malinis na CR pag nandito kayo sa Harajuku, punta kayo dito sa Dotor, not sure kung paano sabihin yan. Mababait yung staff nila, tapos maganda yung lugar, tahimik, may free refill ng kape, 100 yen lang. Pero hindi ako nagpa-refill ng kape, alam niyo bakit? Kasi hindi naman talaga ako coffee person. I mean, I love the smell of coffee. When I was in my 20s, I could do 3 shots of espresso. Pero ngayon, mare, ayoko kasi baka magpalpitate ako. Alam mo yung mga roller coaster rides, paglalakad ko, yung mga kinakain ko, hindi ako nagpapalpitate, hindi ako nahihilo sa mga yan. Pero feeling ko, panasobrahan ako ng kape, baka mangyari. Anyway, that coffee shop is only here sa ano, archway ng Takeshita Street, dito sa side ng Harajuku Station, JR Line. Ayan o, may Family Mart. So, dyan tayo sasakay, papuntang Shibuya. Kasi I wanna go to the Shibuya Crossing. Diba, syempre, it's not Japan if you don't go there.